Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay. At walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw, at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw, at manalig sa ilaw ang lahat ng patutuon niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila ngay naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawa ng tao, ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya, at ganito ang kanyang sigaw. Siya ang tinutukoy ko na ng aking sabihing ang darating na kasunod ko'y higit sa akin, sapagkat siya'y siya na bago pa ako ipanganak. Dahil sa siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abot-abot na kaloob. Sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Kailan may hindi nakakita, walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak, siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kapayapaan at pawang kabutihan ay sumainyo, mga kapatid. Pax et bonum. Dito sa ating narinig ang mas mahabang bersyon ng pagbasa sa araw na ito mula sa simula ng aklat ng Ebanghelyo ni San Juan. Narito ang buod ng ating ipinagdiriwang sa araw na ito. Lagi na siguro ninyong narinig, pero maigi nang marinig nyo nga kasi minsan lang naman, na ang tunay na kahulugan ng Kapaskuhan ay si Kristo
at hindi yung ibang mga borloloy o ibang mga kinagigiliwan natin na kalimitang dumarating sa panahong ito. Ngunit bakit ba kaaya-aya ang pagkapanganak ni Kristo? Bakit kailangan ipagdiwang? Dahil birthday? Tayo sanay nagdiriwang ng birthday. At minsan, parang, syempre dapat kasi masaya tayong buhay ka. Buhay ako, di ba? Parang ganun lang, happy birthday. Kasi yung lahat ng tao sa paligid mo, tuwang-tuwang, buhay ka. Pero bakit? Sino ka? Di ba? Oh, siguro mas maiging dapat mag-birthday yung mga matatanda. Kasi syempre, may maipagmamalaki na sila. Ika nga. For example, mga kabataan, yung mga bata dito, yung mga anak, abay, ipagdiwang niyo ang birthday ng mga magulang ninyo. Kasi kung wala sila, ay wala kayong kakainin. Walang magpapakain sa inyo, walang magbabahay kayo, walang magbabayad ng pantuition ninyo. O kahit hindi maibigay sa inyo ang hinihiling nyo ng Pasko, pero yung mga pang-araw-araw na pangangailangan, yung mga bagay na hindi naman natin hinihingi, pero kailangan natin araw-araw, ibinibigay naman nila, di ba? So, buti na lang, mami, buti na lang, daddy, ipinanganak ka. Kasi kung wala ka, wala ako. Eh, pag ikaw yung malinggit na bata pa, ipagdiri mo mo bang birthday niyan? Sus! Ay, sakit sa ulo eh. Gastos pa. And then we say, but it's my birthday! Minsan kasi, parang yun yung pananaw natin, eh, di ba? Parang dapat lang ipagdiwang kasi kay galing ko. Kasi ako ay buhay. Kasi magpupuri tayo kasi ako ay may biyaya ng buhay. As if it's an entitlement. Una, we forget that life has purpose. May pakay ang buhay. At sa totoo lang, ipagmamapuri mo yung kapanganakan ng tao na nagkaroon na ng silbi sa buhay. Pag ikaw yung pinagmamapuri, pero wala ka namang ginagawa, abay, magpasalamat ka. Pagkat yun ay bukal sa loob ng tao na sa paligid sa'yo, ipagdiwang ka kahit wala ka pang maibubuga. Pero si Kristo, bakit natin siya ipinagdiriwang? Kasi Diyos. Kasi siya ang manunubos. Mga kapatid, pagnilaya natin yung sinabi ni San Juan. Sa simula, naroon na ang salita. Ang salita'y kasama ng Diyos at siya mismo ay Diyos. At walang nalikha kung hindi dahil sa salita. Bakit? Sa kalooban ng Diyos, siyang makapangyarihan, lahat nasa isip niya. Pag pumasok sa isip niya, yan mabubuo, pero hindi malilikha pag hindi niya winika. For example, gusto ko ngayon ng... hindi ko talaga gusto. Isip ko lang, may gusto ang Diyos na gusto ko ng iPhone na 21, hindi lang 14, 21, na 1 terabyte yung memory. Sasabi, isipin lang niya kung anong hugis noon. Pero pag sinabi niyang, iPhone 21, plung! Mabubuo. At ganun niya nilikha ang isang tinakpan. Kung anong nasa isipan at kalooban niya, bibigkasin niya. Kaya sa pamamagitan ng salita, nalikha ang santinakpa. May kailangan ba ang Diyos? Wala. Siya ba'y may kakulangan sa sarili? Wala. Meron ba siyang mahihingi o masasabing hindi magaganap? Wala. Eh bakit siya lumikha? Ewan. Kasi purong kusang loob ng Diyos, lumikha siya. At yung nilikha niya, nung nabulok ng kasalanan, obligado ba siya na ayusin yon?
hindi. Kung ikaw ay, kung may programmer dito, nagko-coding ka, ang daming bugs, hindi mo na maayos. O kaya may gino-drawing ka, nagkamali ka ng stroke, tapos hindi mo na mapatungan ng kung anong ng pinta. Diba, tapon mo na lang. O ang gagawin mo, reformat na lang. Mag-install na lang ng bagong system. Pwede naman niya sanang gawin yon, pero hindi. Anong ginawa ng Diyos? At ito yung una na dapat maalala natin sa gabi, sa umagang ito. Pumasok ang Diyos doon sa kanyang nilikha. Ang walang hanggan nagpakahon doon sa kanyang nilikha. Ang Diyos na makapangyarihan, na walang hangganan ang kanyang kapangyarihan, naging musmus na bata. Bakit? Kasi sa halip na pawiin niya at gumawa na lang ng bago uli na nilikha, sabi niya, aayusin ko to. Sobrang mahal ko yung aking nilikha. Iiwan ko. Huhubarin ko ang iiwan ko ang kalangitan, huhubarin ko ang lahat ng aking kadakilaan para lamang akayin sila upang turuan sila makabalik sa akin. At hindi siya basta bumagsak sa lupa na buo ng tao. Hindi siya parang si Superman na nahulog sa meteor, pagbukas mo, pling, may bata na. Pinasok niya ang karupukan ng sinapupunan ng mahal na birhen. Sa sino mang nanay dito o sino mang babae dito ang nagbuntis na, alam niyo kung gaano kaselan ang pagbubuntis. At marahil walang mas masakit sa puso ng isang ina ang malaglagan ng bata o maagasa. Pero ang Diyos pinili niya maging isang maliit na ipinagbubuntis sa sinapupunan ng mahal na birhen. Pumasok sa pagiging masela ng pagbubuntis. At nung siya ipinanganak, doon sa isang kahiya-hiya, walang nakapapansin, mapanghing sabsaban, para masabi niyang, wala akong iindahin. Wala akong iiwasan. Makapiling lang kayo. Mga kapatid, ang pinagdiriwang natin ngayon ay isang Diyos na baliw sa pag-ibig. Na tinalikuran niya ang kanyang sarili. Hanguin lang tayo sa ating pagkamakasarili. At alam niya ang papasukin niya. Pagkat mga kapatid, huwag nating punitin ang pagkakatawang tao ng Diyos diyan sa Belen. Mula doon sa pakay ng kanyang pagbibigay ng buhay sa krus. Pagkat nung iniwan ng Diyos ang kanyang pagiging Diyos upang maging tao sa sinapupunan ni Maria, pagdating sa dulo ng kanyang buhay, ni yung kanyang pagiging tao, pupunitin niya. At hahayaan niyang ipahiya siya. Hahayaan niyang yurakan ang kanyang dignidad. Ibayubay siya sa krus. At sabihin kong ito ang katumbas upang mabayaran ko ang inyong pagkukulang. Sige! Kunin niyo ang buhay at dignidad ko. Mabuksan lamang ang pintuan ng langit para kung sinong susunod sa akin ay makatamo ng buhay na walang hanggan. Kaya ang maiging tanong sa Paskong ito, yung buhay na walang hanggan pa ba ang gusto natin? O mas gusto nating magtagal sa lupa? Mag-enjoy ng either mga Disney Plus or Netflix natin?
makapaglaro na at maging number one player sa Valo o kaya sa MOBA. O mag-enjoy sa restaurant o sa cafes pagkat masasarap ang kanilang iniaalay. Ang buhay ba natin ay karera ng pahabaan ng taon sa lupa o pabutihan ng buhay? Sapagkat sa lahat ng tunay na magdiriwang kay Kristo sa Pasko ay magdiriwang sapagkat alam niya na walang maiaalok ang mundo higit sa ginawa at inaalok ni Kristo para sa atin. At tayo'y magdiriwang dahil alam nating mahal tayo ng Diyos, hindi dahil tutuparin niya ang ating mga panalangin. Mahal tayo ng Diyos, hindi dahil bibiyayaan tayo ng Diyos ng mga kagustuhan natin dito sa lupa. Mahal tayo ng Diyos pagkat ibinigay niya sa atin ang tunay nating kailangan. Hindi trabaho, hindi sweldo, hindi medalya, hindi pagkapasa sa board, kundi pag tayo'y nagnatiling tapat sa Kanya, anuman ang kalabasan o pagdaanan natin sa lupa, may gantimpala sa buhay na walang hanggan. Makakasalo tayo sa pagiging Diyos ng Diyos. Sabi ng isa sa mga ama ng simbahan, iniwan ng Diyos ang kanyang pagiging Diyos at siya'y nagpakatao upang ang tao ay magkaroon ng pagkakataong makatikim ng pagiging Diyos. Hindi tayo dudyusin sa kabilang buhay, pero makapapasok tayo sa buhay ng Diyos. Makakaisa natin ang Diyos kung hahayaan natin na habang nasa lupang ibabaw tayo, huhubugin natin ang sarili natin at iwawangis sa pagiging Diyos ng ating Panginoon. Mga kapatid, paano ito? Paano ang gagawin natin? Alam niyo ang unang hakbang? Yung ipinakita na ng Diyos sa atin ngayon nung siya'y nagkatawang tao. Ang pag-ibig nasusukat sa pagbibigay. Alam ito ng mga mag-asawang matagal ng kasal. Yung sa hirap at ginhawa, talagang hindi sila bumitaw sa bawat isa. Alam nilang ang pag-ibig, hindi kilig. Alam nilang ang pag-ibig, hindi yung masarap na feeling na parang ikaw lang ang nasa buhay ko forever. Alam nilang ang pag-ibig, yung ang iisipin mo ay yung kapwa bago ikaw. Ang pag-ibig, pabigay, hindi pakabig. Ang pag-ibig, hindi yan nagbibilang. Kasi pag nagbibilang ka, laging kukulangin. Kasi walang taong makapupuno ng expectation mo. Pag ang inuna mong hanapin ay yung expectation mo at mapupuno ng kapwa mo, ng iba yon, wala kang mahahanap. Ang tanong sa pag-ibig, makikilala mo ba yung tao na handa mong paglingkuran nang hindi nagbibilang ng kapalit? Yung ang kaligayahan mo ay makitang siya'y nasa mabuti at siya'y maligaya? Kaya mga kapatid, yan ang una na halimbawa ng pag-ibig na ipinakita sa atin ngayong Pasko. At sa araw na ito, kung hindi man sa buong araw, sa lahat ng araw ng darating na taon, pero kahit sa araw na ito, magbigayan tayo. Mga bata, pagbigyan yung mga magulang nyo. Pag may inutos, huwag nang magreklamo, sumunod na agad. Huwag nang makulit. Huwag nang magbilang, bakit ako naman ang mahugas ang pinggan? Bakit ako lagi nakaupo sa likod ng sasakyan? Huwag na.
pagbigyan nyo ang mga magulang ninyo, ang mga kuya at ate nyo. Mga magulang, pagbigyan nyo na rin yung inyong mga anak. Kapag makulit, magtimpi, pagbigyan na. Sa bawat sa mag-asawa o magkatipan, pagbigyan yung bawat isa. Sabihin nyo lagi pag nakakasama ng loob, hayaan na para kay Lord. Ipakita natin ang pag-ibig sa pagbibigay sa kapwa. Pagkat ito ang ipinakita ng dakilang salita ng Diyos at ito ang hamon niya na salaminin araw-araw upang ang bawat araw ay maging Pasko.